Santo na kayang makapagbasa ng isipan ng ibang tao? Praise be God through His saints. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Saint Padre Pio of Pietrelcina? Maraming mga milagro ang maiuugnay sa kanya. Kaya naman maging nung buhay pa siya, dinarayo o dinaragsa talaga siya ng mga tao. Sinasabi kasing siya ang kauna-unahang pari sa kasaysayan ng simbahan na nagtamo ng mga banal na sugat ng ating Panginoong Jesus o tinatawag na stigmata. Nang kumalat ngayong balitang ito, doon na nagsimulang magsipuntahan yung mga tao doon para humingi ng kanyang panalangin. At sinasabi rin na yung mga dugo na nagmumula doon sa kanyang stigmata ay mabango, amoy bulaklak. Kilalang kilala rin siya dahil sa kanyang healing gift. Isa ito sa mga rason kung bakit marami ang humihingi ng kanyang panalangin, lalong-lalo na yung mga may sakit. Hindi lang pisikal na mga sakit or karamdaman ang napapagaling ni Padre Pio, maging yung mga malalalim na sugat ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng kumpisal. Meron ngang isang kwento ng isang lalaki kung saan humingi siya ng panalangin kay Saint Padre Pio. Buhay pa si Padre Pio at that time. And sumasakit kasi yung ngipin niya. Pero dahil sa parang sa tingin niya, hindi naman siya pinakinggan ni Padre Pio na ipanalangin siya. Ang ginawa niya, binato niya ng sapatos yung picture frame ni Padre Pio. So nung nagtagal na, nakalimutan na yun ng lalaki, nagkumpisal siya kay Padre Pio. Tapos sinabihan siya ni Padre Pio, may lakas ng loob ka pa talaga ha, matapos mong batuhin ng sapatos yung mukha ko. Mabirong sabi ni Padre Pio. Kasi sabi ko nga, kayang makapagbasa ng isipan at konsensya ni Padre Pio. Sa dami ng mga anecdotes na mga kwentong ganito, hindi natin kayang isa-isahin lahat. Pero kung gusto nyo, pwede rin natin bigyan ng chance isa-isahin. Sa mga naghihahanap siya ng mga healing prayer, bisitahin nyo lang yung link sa aking bio, then click Healing Ministry. This is your Hermano reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you and happy feast day.